Welcome back to my channel. So, kumusta po kayong lahat? Maraming salamat po sa pag-click ng aking YouTube channel. Kung baguhan pa po kayo sa aking channel, please subscribe my channel and don't forget to click the button bell para updated po kayo sa aking mga i-upload. So, marami pong nagtatanong kung magkano daw po talaga ang sahod dito sa Saudi, sa mga DH. Ganito po, meron pong kaibahan, So, kung bakit, tapusin niyo po ang aking video para maintindihan niyo po ang aking isi-share kung bakit po may kaibahan. So, magsimula na po ako. Sa Pinas po, sa ating kontrata, 1,500 po ang ating sahod dito sa Saudi bilang isang DH. Ngayon po, bakit may kaibahan sa akin is, nang dumating ako dito sa aking employer, first month ko is 1,500 po ang aking natanggap na pera. So, magkano po yan sa Pinas? Nasa 21,000, minsan 22,000 kapag mataas po ang palitan. Kapag mababa naman po konti, nasa 21,000 tayo mahigit. So, proceed na po tayo sa aking experience sa aking unang employer. Medyo sinwerte po kasi ako sa aking employer sa Jeddah. Kasi po, sa pangalawang buwan ko po, may offer po sila sa akin. Kasi syempre, siguro nakita nila yung gano'n ako kapagod, nakita nila yung pag-alaga ko sa mga anak ko. So sila po ang klaseng amo or employer na tinatanaw o na tumitingin sa ating kapaguran at effort. So na-appreciate po nila yon. So meron po silang offer sa akin. Raps or may offer kami sa iyo. Gusto mo ba increasean namin ang iyong sahod ng 100 riyal? Or mag-rest ka every week ng once? O diba? So, within one month, meron po akong 4 na day off. Kasi weekly po ang offer nila sa akin. Or increasean nila ako ng 100 riyal. O diba? Napakabait ng employer ko. May dalawang option sila sa akin. So, di ba? Minsan lang po tayo makakita ng ganyan na employer dito sa Saudi. Minsan lang po. Kahit tanungin po natin ang mga nag-renew na, minsan lang po ang amo mag-offer ng day off. So, sinuwerte po ako doon sa part na yon. So, ang pinili ko po, alam nyo, ano? Kung kayo, anong pipiliin nyo? Ha? O diba? Siyempre doon tayo sa pera, diba? Pero sa akin po, hindi. Pinili ko po yung mag-day off ng every week. Kasi po, alam naman po natin lahat na hindi basta-basta ang trabaho natin dito bilang isang domestic sa kahit saan naman. Hindi talaga basta-basta. So, dito sa Saudi, bihira lang talaga ang offer na mag-day off. So, grab the opportunity po ako. Doon po ako sa mag-day off na every week. Hindi ko po gigrab yung 100 riyal. O sayang naman kasi pera na rin yun. Pero ang inisip ko po kasi 2 years yung kontrata natin dito. Kailangan din natin ng pahinga. Oy. Kaya dun ako sa day of every week. So, bakit ko po inexplain? Kasi, bakit ko po sinabing hindi parehos? Kasi nakadepende po sa amo natin. Meron din kasing amo na nag-o-offer ng minsan dagdagan nila ng 50 riyal yung sahod natin every month kasi nga naawa sa atin. Pero ang sahod po talaga dito is 1,500. O di ba? Ngayon, tapusin niyo po talaga ang video ko kasi hindi lang po 'yan ang story ko sa inyo or ang i-share ko sa inyo. Lumipat po ako sa ibang employer. So, sa next vlog ko na lang yan i-story ko ha, kung bakit ako lumipat. Kasi syempre, ang video na ito is tungkol sa sahod lamang po muna. So, sa pangalawang employer ko, lalo po talaga akong sinuwerte. Kasi po, napunta po ako sa Royal Blood, sa mga Royal Blood na employer. So, ang sahod ko naman dito ngayon is 2,000 riyal.
O, di ba? Tumaas talaga. Tumaas talaga sila. So, wala akong day off, pero 2,000 real po yung sahod ko dito. Di ba? Kapag swertihin talaga tayo. Lalo na pag magtiwala talaga tayo. Pero minsan, swerte naman lahat eh. Huwag nyo namang isipin na hindi kayo sinuwerte kasi 1.5 lang yung sahod nyo. 1.5 lang yung pinermahan nyo. Ganon. O, yun talaga ang buhay natin. Napunta ako sa ganito. So, 2,000 real. Bihira lang talaga dito. Napunta lang talaga ako dito sa mga employer na to. Kaya sinabi ko po bakit may kaibahan sa akin. Kasi ito po ang experience ko dito. So, maraming salamat po sa inyo. Sana po sa mga magpupunta pa lang dito, huwag po kayong ma-discourage. Kasi ako talaga hindi ko ito expect. Kasi ang nasa kontrata, yun talaga ang expect ko. O, diba? So, maraming salamat po sa inyong lahat. And sana po abangan nyo pa po ang aking i-upload na video. Good luck po sa mga papunta pa lang ditong mga domestic helper. Bye-bye!